Daxon TV. Hey, what's up sa inyo dyan? Magandang buhay at pinagpalang araw sa inyong mga singkamas na. So, higa muna ako. So, ngayon, actually, ngayon, ayun, sa mga nakakalam na, alam nila lang, ako nagpapahaba, bibihira akong magpagupit ng sobrang ikse. So, ayun nga. Ngayon, actually, ito kasi yung day is January 1. So, ngayon ako magsimula ang gumawa ng lifestyle vlog or ano ba yung mga ginagawa ko dito sa buhay. Sa buhay, pinagkagawa ko sa buhay ko. Yan, actually, last year ko dapat siya gagawin yung lifestyle vlog. Pero, sabi ko nga, ano, sa mga nakakaalam na yung connection ako gagawa ng mga lifestyle vlog kasi wala pa ako sa wish yung magsimula sa mga ganyan. So yun, everyday akong magpa-vlog, everyday ako mag-upload. So today is January 1. Tapos nagising ako kanina mga 4 something. Kagabi, kwento. Actually, kagabi, nung dispiras, ang ginawa ko lang talaga natulog. Kasi gusto ko magpahinga. Pahinga muna ako kasi dami kong ganap nung December 31. And then kasi sobrang alam niyo kasi gawas kasi ako sobrang di nakakaalam, graduating na kasi ako, so meaning isa din sa reason bakit ako nagpakalbo na kasi lagi kong ginaganon yung ulo ko sa sobrang kakaisip sa thesis namin na legit yan. Ay kung iniisip yung thesis namin yan, hindi lang lifestyle vlog, hindi lang tips, meron na rin akong nilulutong mga short films. So mga simple lang naman na ano, short film na mga 3 minutes, 5 minutes yan lang. And then you will get basta makakuha kayo mga ideas din and motivation. Tapos, encourage din kayo. Lalo na sa mga student. And then, karamihan sa mga short film ko is based on experience din sa school, experience din sa life, mga ganun. So, actually, di pa ako kumain ng disperas. Actually, dito ako lang sa bahay. Di na ako, nag-celebrate lang ako dito ng di ako doon pumunta kila mama. Actually, dati, pag New Year, doon ako nag-New Year kila mama sa trabaho niya. Pero ngayon, hindi muna. Pero doon ako nag-Christmas, di lang ako nag-vlog. And, nagawa ko muna. Siyempre, nag-pray muna ako. And thank you muna ako sa panibagong life, panibagong buhay, and pray ako para sa protection for the whole day. Yan, yun yung una kong gagawin, ginagawa ko din kasi yung syempre nag-devotion muna, syempre ayun nga, ang ginawa ko lang talaga nung sisimula yung quarantine para mag-adjust. Actually, ginawa ko for aral, and then there's a point na parang na stress na ako sa sobrang hindi ko ma-execute, hindi ko magawa yung gusto kong gawin kasi nga ang daming bawal sa labas, ang daming kasi nga diba kung go-vlog ako, alam niyo naman mga sabamas na nung mga previous vlog ko sa labas talaga puro interview ako, so hindi ko siya magawa, gusto ko siyang gawin pero ang hirap kapag mag-i-interview ako sa labas. What if may virus yung interviewin ko? What if, hindi naman to judge, diba? What if mga ganun, diba? So syempre for safety na lang, so hindi ko talaga alam kung paano ko gagawin siya. So yun ang ginawa ko na lang talaga, more on sa aral-aral na lang ako.
Tapos, yun. Patayin mo muna ako. Yun, more on aral-aral na lang ako muna. Actually kasi, ano, nasa phone lang ako nag-vlog. Kaya medyo, ano, ang camera ko kasi, nandito sa bag. Yan, i-rate yung bag ko. Yan, nandito sa bag yung aking camera. Umalis kasi ako kahapon. Ito siya, charan. Yan. Ito. Dati, sa mga dinakalam nyo kung sino mas dati, 2017, nagpipray ko lang to. Nagpipray ko lang itong, ano, itong aking camera. Although second hand siya, pero ang daming kapagamitan. And then, sobrang grateful ako last year kasi ang Born in Film and Photo Nation, na-recognize nila yung dalawang pictures. Dalawang photos. Eh, sobrang saya. Ito po yung aking dalawang photos. Ayan, ito yung una. Tapos ito yung pangalawa. Ayan. Ayan yung pangalawa. So, sobrang stig, sobrang lupit, di ba? So, ano pa bang, di ba? Never in my life na ma-recognize yung photos na tinake ko sa isang malaking community. Sobrang, wow, di ba? Nakaka-amaze. Parang nakakagulat. And then, para sa akin kasi, if ever talaga na interested kang sa isang bagay or interested kang tutunan yung isang bagay, kailangan mo talagang gawin is maglaan ka ng oras. Ako, actually, hindi na ako nakapag-games, hindi na ako nakapag-ML, Call of Duty. So, real talk mga singkamas, wala na siya dun sa gallery ko. Binura ko na siya, actually. Eh, yun nga mga singkamas, no? Ngayon, gagawin ko muna is kakainin ko yung pinadala ni mama kasi hindi ko pa siya na bubuksan since kahapon. So, ito. Yun. Mga singkamas, may lumpia na naman. So, may lumpia tayo dyan. Tapos, ito ano kaya ito? Uy! Yung chicken hindi na crisp. Hindi ko nabuksan kagad eh. Pero okay lang, at least may makain. So ngayon, nandito ako sa aking working station. May pinagkakabalahang gawin. Guys, ko lang yung schedule ko. Mga schedule ko sa, ayan. Sa mga inaral, sa mga aralin, sa school. Sa mga projects ko this year. Wala. Gusto ko lang ganunin yung ulo ko. Gusto ko lang. Yan. Nandito ako sa working station ko. At may inaasikaso ako dito sa isa. Dito sa aking isang sa kapitang side. Para sa isang projects. So, hindi lang siya isa. Hindi lang siya dalawa. Tuwa kasi ako dito sa isang laptop ko. Tingnan niyo kung bakit ako natutuwa dito. Tignan nyo ah. Kung kaya niya mag-bend ng ganyan. So, para siyang teleprompter na nakababa. Ayan. Natuntuwa lang ako sa laptop ko na to. Ito yung unang kong laptop na nabili. Maya-maya lang kasi naka-ready na yung ating camera dito. May mag-shoot ako ng dalawa or apat na ano na scene kasi ito na ipapag-isip natin legit lang sa mas na legit kasi mga singkamas kapag may mga pumuputok pa. Uy, speaking since debut nila, ito bigay to sa akin ni Irish, ibigan ko fan din siya ng Blackpink, no? So ayan,
sinasaksak ko lang yung ilaw kasi mag-shoot ako mamaya, so kailangan ko ng ilaw. So yun, o diba, mas okay na mag-shoot kasi ako mamaya, kailangan ko ng ilaw. Itlog. Mga itlog sa buhok. So, mga manonood nito, bahala na kayong tumawa ng tumawa mo sa gusto ko yung buhok. So, nakakulog. Yun, ano naman to. May tumubo na namang pigyawat. May salary na naman na isa. Oh. May salary na naman na isa. Wala na yan eh. Mawawala na yung mga yan eh. Nagkaroon na naman. Oh. So yun nga, share ko lang. Before ako nagkaroon ng wait lang. So yun, share ko lang mga singkawas. Before ako makabili nito, although second hand siya, pero promise, marami na ako na paggamitan nito. Una, 2017 ata yun. 2017. Nag-post ako na yung parang tingin-tingin lang muna sa mga camera, ganun. So, after 2 years, nabili ko itong aking camera, no? So, di man siya ganun ka, paano ba? Di man siya ganun ka advance yung paggagamitan. Pero at least, nagagamit ko siya sa, minsan sa ano, sa mga, nagagamit ko siya minsan sa mga, sa events, mga ganun. And then, ito rin yung naging guide ko para mas matuto. Kasi sa totoo lang masing mas ang hirap mag-aral ng photography pag wala ka sariling gamit. Mahirap lang pag puro nood-nood ka lang. Pero way back before, 2017, first year ako sa PUP. So siyempre, broadcast communication yung course ko. So sometimes kailangan namin ng camera or kailangan namin ng... So wait lang, medyo off yung background natin. Lipat muna tayo ng background. Yun. So kwento ko nga. Kasi way back 2017, nag-start akong magkaroon ng idea. Kasi, yun nga, nasa MASCOM ako, ang course ko is broadcast communication. So, nagkaroon ako ng idea na probably gumagamit talaga siya ng camera. May mga shooting, and MASCOM nga yung course ko. Sobrang naisip ko agad na, uy, wait, parang kailangan dito ng camera. Eh, syempre ako, alam mo naman, kumbaga dapat advance ka talaga, kailangan mag-isip, mag-i-struggle ako makapag-ipon para makabili ng camera. 2019 din ko siya nabili. Although 2019 ko siya nakuha. Kasi yun, unting tsaga-tsaga, sideline. Kasi may mga, kasi dati talaga, curious talaga ako doon sa racket-racket. No? Parang dati duda ako, yung racket-racket, parang ngayon. Pero yun, unti-unti, may mga, kahit unti, ganyan, unti-unti, ipon, sa baon, hanggang sa, yun, nagkaroon ako ng camera. Ano naman, 2019 ko rin, nabili, itong first ko na laptop, which is, nabili ko rin, sa baon ko, sa allowance, tapos, sa sideline din. Nag-sideline din ako nung sa may mga shoot minsan may sinasama ako. Tapos yun, nakabili ako nun. Hindi, pero hindi lang siya basta ganun. Pinag-pray ko talaga siya. Mga shoot sa mga event namin sa school or sa klase. And then yun nga, sabi ko nga kanina, diba? Mas madaling makapag-aral ng isang bagay, lalo ng basic, kapag meron ka sariling gamit. So yun, lagi kong iniisip pagka nakakalimutan ko,
na isang bagay, lalo na sa photography at sa editing, doon ako bumabalik lagi sa basic. Kasi kailangan mo yung fundamentals ng basic. Pag di mo alam yung basic, huwag kang pupunta doon sa pinaka-advanced na level. Kasi ang hirap nun. Mahirap yung advanced ka. What if yung advanced level na yun, may part ng basic na nahalo doon, nasama doon, tapos hindi mo alam. Diba? Sobrang hirap. So, meron akong ano yan, meron akong tips yan about sa about sa basic. And una kong tips, kung interested ka talaga sa isang bagay, kung gusto mo talaga siyang makuha, unang-unang advice na sinasabi ko lagi, ipag-pray mo. Promise, legit yan. Legit na legit. Legit pa sa legit yan. 100%. Nasa iyo na lang kung ayaw mo maniwala. Basta sa akin, prayer is yung pinaka-the best. Pangalawa, lagi kang mag-make ng time na aralin yung isang bagay o kahit anong bagay. Arts man yun or drawing. Pangatlo, never ever mag-hesitate dun sa skills or talent mo na ma-improve. Kasi kapag inisip mo na, ay baka i-judge ako ng iba, baka hindi nila magustuhan, nasa utak mo lang yun na hindi mo nakaya. Hindi mo kaya kasi niisip mo lagi yung negative na part. Isipin mo lagi yung positive na part. Kasi dun ka mas mag-i-improve, mas mag-grow, mas magiging mature sa talent or sa skills na meron ka. Hindi mo kailangan maging genius, hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo matutunan yung basic. Kailangan mo lagi mag-start ka lagi sa basic, yung unang sinabi ko kanina. And then, pang-apat, lagi kang maghanap ng mag-guide sa'yo or magtuturo. For short, mentor. Kailangan mo ng mentor kasi pag walang mag-mentor sa'yo, ang hirap magsimula kasi hindi mo alam, di ba, pagka nagsimula ka, hindi mo alam saan part ka mag-start. So, kailangan mo ng mentor para may mag-guide sa'yo, para alam mo kung ano yung kailangan mong improve, alam mo kung ano, paano itama yung mga mali mong ginawa na, di ba, sa editing, na na-over ka sa ganito, nagkulang ka sa ganito. And then, panglima, huwag kang magsasawang mag-aral. Siyempre, kailangan mo rin ng pahinga. Mag-aaral ka ng mag-aaral, pero always remember na magpahinga din. Kasi pag puro ka lang aral, tas wala kang pahinga, GG yung health mo nun. Kailangan pa rin health mo is okay. So, yun lang. For today, yun lang muna. So, every end of the video, lagi tayo may tips na related dun sa mga pinagagawa ko ngayon. Ito dun sa, ano, sa mga ka-thesis ko, no? Sila Vince, na nasira na naman yung PC. Tapos si Kuya Lander na fight lang, kaya mo yan. Tapos si Maika. Ayan, si Maika malupit kasi siya yung taga ayos ng aming grammar, kasi hindi ako ganun ka dunong sa pag-ayos ng grammar at medyo ano pa yung English ko. So, and then si Ate Ayan, siya yung isa sa mga nakatulong namin sa paggawa ng RRL. And then shoutout din sa mga classmate ko na sana tiyagain na natin yung thesis natin, kasi alam nyo, etong year gagraduate na tayo. So, meaning ito na yung last year natin na magsasama-sama sa school. So, after nito, iba-iba ng life yung tatahakin natin. So, yun, thank you and salamat mga singkamas. Daxon TV.